sa inyong lahat. So, it's time to cook dinner. At dahil maulan, nandito po si Bagyong Henry dito sa Baguio City. So, yan, magluluto ako ng laksa. Laksa noodles. Kasi, parang masarap magkain ng mga ganong pagkain sa panahon ngayon. So, ito yung mga ingredients natin. Ayan, so ito yung ingredients natin. Sibuyas. Gusto kong lagyan ng kalabasa para mas malapot yung sabaw, mas healthy. Mayroon akong laksa paste here. Sabaw. Ang noodles natin is ito. Yemien noodles. Long life noodles from Taiwan. Ayan. Tapos, yung gulay natin is kamote. Yung meat natin is yaan. Gusto kong tanggalin yung taba-taba. So, nga si seal pie. And then, nagbo-boil na yung egg natin. Wait lang natin na ma-fry ng maigi itong meat and then we can start. Ayan. So, okay na si meat. Pinawasan ko yung mantika. Let's start making the soup. So, lagay natin yung kalabasa. Okay, gusto ko yung sa kalabasa maduro. Masabi siya sa sabaw. Durugin natin yung kalabasa. Yung kalabasa, durugin natin. Ayan, so habang nagbo-boil yung sabaw na din, i-boil na natin sa separate na water yung noodles. 1, 2, kasi tatlo lang kami kakain, konti lang yung noodles na kakainin ko, kaya kanyan siguro. Okay na yan. So i-boil natin yan, and then tugasan natin ng malamig na tubig. Yun daw yung technique doon para hindi siya soggy. Something like that. Natutunan ko sa mga amo ko ito. Yun yung ginagawa nila sa Hong Kong. Alrighty, let's wait. Ayan, at yan si noodles. I-dry natin. Ayan. Tugasan natin ng cold water. Ayan. Set aside lang natin dyan. Ayan. Dyan lang siya. Ngayon, ito. Kumukulo pa rin. Hindi pa masyadong durog yung kalabasa. Kaya gusto kong pakuluan pa. Ayan. So, okay na yan. Lagyan na natin ng laksa paste. So, depende sa lasa na gusto nyo. Kung gusto nyo hindi masyadong strong, di konti lang. Pero kung strong, hindi marami. Basta ang measurement nito sa 250 ml na water, 3 tablespoons nito. So, tatlo na ba yung nilagay ko? Kita natin. 4, 5, 6. Tama na muna yun. Kasi, yung kasama kong kakain dito is mga bata. Hindi naman masyadong bata. Mga high school na. Yung kalabasa, hindi naman siya compulsory.
Optional lang yun. Meron kasi kaming palabasang nakatenga. Gusto kong gamitin. Pero pampasarap din yung sasabaw kasi. Ayan, tinikman ko. Medyo kulang pa. Lagyan ko na lang ng isa. Hindi, lagyan ko na lang ng patis. Kasi kung dadagdagan ko pa yung laksa, masyado nang matapang. Baka ayaw na ng mga bata. So, patis na lang. Ayan. So, let's see. Ayan, okay yung lasa. Lagyan natin ng gata. Buti naalala ko yung gata. Ayan. I-low fire natin. Pakuluan pa natin ng mga 10 to 15 minutes. Low fire. Low fire. O, diba? Sarap ng sabaw. Thick sabaw. Ayan, tapos, i-boil natin yung gulay sa separate water. Ayan, kainan na. Yan yung laksa, sabaw, noodles. Ayan, 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 ayan. Sige. Ay, ilagay natin. Wait lang. Okay. Let's stop this one. Uh-oh. Tambah. Okay, natin. Okay, okay na tatlo sa akin. Ay, apat pala yun. And then, isa na ganito. Tapos maraming gulay. Saan? Saan? Ang tiyat na gulay makan? May tulad na miyat ko, ni. May taste first. Taste daw muna niya. Naku. It's yummy. Yummy. Okay. I-prepare na. Kasi na ang gano'y? Ang kinontrol ko doon. Ang kabil ko. Kasi baka di yung lay doon. Saan ay man-rice ko pa ilang? Hindi. Yeah, diga manutod ay. It's so yummy. Yan. Yeah. Oh, ay, so. Wow!